pwede pala sa charger kan. G-Shock. Sa G-Shock, inay? Ha? Yeah. Pwede sa G-Shock? Pwede heavy duty yan. Mako yan, so. Basta-basta. Pira na naraot ko naman sa G-Shock kung... Ayun, mahayot talaga. Hayot? Oo. Ayun, hello mga ka-G-Lovers ko dyan. So itong gagawin natin ngayon ay ito. Walang siyang sound. Wala siyang sound. So ayan, nakikita nyo naman. Nag-read naman yung USB natin dyan. Nag-blink. Pero wala rin siyang sound. Gagamit tayo ng DC. Para more safe tayo sa paghawak ng circuit. So yan, ginamitan ko ng DC. Plug in lang natin. So yan, wala rin talagang siyang sound. So kahit volume mo pa, wala talaga siyang sound. So titingnan natin mamaya kung ano ang salarin kung bakit wala itong sound. Nag-read naman yung USB natin. Pero wala talagang sound. So, ano pang hinihintay natin mga ka-G-Lovers dyan? Let's get started. Hello mga ka-G-Lovers, kung bago kayo sa aking channel, so gusto nyong mapanood yung previous video ko, hindi nyo pa nakikita, search nyo lang yung Giovanni B, click nyo yung G-Love icon, tapos yan, makikita nyo ng video. Kung gusto nyo pang makita yung complete videos ko, so click nyo lang yung videos. Click nyo lang yung videos tapos makikita mo na yung lahat-lahat ng in-upload kong mga videos. May kasulda mo lang yun. May pa-sulda yung bulyong. Ang una natin gagawin mga ka-G-Lovers ko dyan ay try natin munang resolder. So resolder natin yung IC, tapos yung mga control nya, volume control resolder natin, tapos pagka resolder natin ay try natin ni audio test mga ka-G-Lovers. Patigi ba ito? Sa trabaho? Sa... Ano naman magamaya? So, ayan na nga mga ka-G-Love. Niresolder ko na siya, wala pa rin siyang audio. So, hindi pa siya tumunog.
So mag-ano tayo mga ka-G-lovers dyan, mag-audiotis tayo. Tinis ko muna pala yung speaker niya at Twitter, okay naman siya. So walang problema sa speaker at Twitter. So wala pa rin lock tayo mga ka-G-Lab. So hindi pa rin tumunog siya. Wala pa rin tunog. So magre-recheck ulit tayo. Hindi gumana yung resolder technique natin. So hahanap ulit tayo ng ibang technique. Bali tinanggal ko muna yung ano niya, yung module ng USB natin. Majas busing. Nagbalya ka daw. Hindi ko kabisado. Hindi mo nakapat kasi mag-awa. Bali, nakakapagtaka ito mga ka-G-lovers. Pag napipindot mo na po-point mo yung pin number to, nagkaka-audio siya, nagkakaroon siya ng audio. Pag napindot mo yung number to, tapos tuloy-tuloy na siya, meron siyang audio. Pag tinanggal mo yung power supply ulit, pag binalik mo, wala na naman ulit audio. Dapat, kailangan matap mo ulit yung pin number to para mag-audio ulit. So, nakakapagtaka nga. Habang nagsusulda ko mga ka-G-Lab, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated ka. So, pag may in-upload akong video, manonotify ka agad. Ayan na mga ka-G-Lab, mayroon siyang audio na papakinggan nyo. So, itry natin ikabit yung module. So ito na nga mga ka-Gila, binalik ko na yung module niya. So itry natin siyang i-testing ulit. Hmm?
Naging sa ilaw. Wala naman tanong. So, nawala na naman siyang tunog, mga ka-G-lovers. So, yan. Wala na naman. So, ano pang hinihintay natin? Baklasin natin ulit. So, ibabaklas natin ulit ito kasi wala siyang sound. So, akala ko tuloy-tuloy na yon. So, medyo na-challenge ako dito sa amplified speaker na to. Nabilog, na Bluetooth. Medyo na-challenge tayo dito, mga ka-G-lovers. So, kita nyo, wala. Pag sinundot ko itong pin number to, nagkakaroon na siya. So, yan. So, napapaisip ako. Siguro, pag may pumapasok ng audio signal o signal papuntang IC, nag-shutdown yung IC. So, ibig sabihin, sira yung IC. Kailangan natin palitan. So, dahil meron naman siyang sound, parang gusto kong i-challenge yung sarili ko na patunogin itong IC na to. O patunogin natin yung amplifier na to na hindi muna magpapalit ng IC. Pero alam ko talagang sira yung IC kasi pag nilalagay natin yung module niya, nawawala yung audio niya. Parang pag nagkakaroon siya ng signal, nawawala yung audio niya. So, kailang itap mo yung number to, pin, para magkakaroon ulit siya ng audio. So, ibig sabihin, parang may tama na yung IC. Basta makadetect siya ng signal na galing sa module, nag-shutdown siya. So, hanap-hanap muna ako ng mga pwedeng sira dito, mga ka-G-lovers. Ito muna ang unahin ko, tatanggalin yung mga nasa biasing parts niya. So, ito, tinanggal ko muna yung 220 UIP. So, pasensya na, hindi nakapokus yung camera ko, hindi ko napansin. Ito, meron na akong pamalit, pinalitan ko na siya ng 220 UF 16 volts. Tapos, testingin natin ulit kung meron na naman siyang audio habang nakakabit na yung module. So, ititesting natin ulit. So, mayroon na siyang audio na naman. So, ikabit na natin muna to habang naka-on. The Bluetooth device is ready to pair. So, nakita nyo, tumunog na siya.
meron na siya nagsalita na the Bluetooth device is ready to pay. Joke lang. So, yan, kinabit ko na siya. Testing ulit tayo. Yan na ang problema natin, mga ka-G-Lab. So, wala na naman siyang audio. Hindi na naman siya tumunog. So, mukhang mapapahiya ako dito sa customer ko. Ah. Nakabantay pa naman. So, tanggal ulit tayo, mga ka-G-Lab. Nakakapagod ang tanggal-balik, pero okay lang. So, tsatsagain natin to para makuha natin yung pinaka-trouble. Pero may idea na ako, nasira talaga yung IC niya. Pero pinipilit ko pa rin siya na paganahin. So, nagpalit ako ng capacitor. Hindi pa rin tumunog. Nag-resolder na ako. Hindi pa rin siya tuloy-tuloy yung tumunog. So, ito yung gamit niya. TDA-2009. So, sira na siguro yan. Pero kahit pa paano, mayroon siyang audio. Nag-audio pa siya. Kaya lang, natitrigger siya, nasi-shutdown pag mayroon siyang itong module. Pero pag nakatanggal yung module mo, may audio siya, tapos bigla mo isasalpak yung module, tutunog siya. Pero pag nakasalpak na yung module ng USB natin, wala siyang audio. So, nagsi-shutdown nga yung IC. So, iniisip-isip ko pa rin na kung ano pwede natin gawing paraan. Kasi tumutunog pa naman yung IC niya, may audio pa rin naman, kaya lang nagsi-shutdown. So, ito, tinanggal ko muna yung capacitor. Nasa input to na capacitor, galing mga volume control o galing module natin na USB reader, ito input. 2.2, 50 volts. So, testingin ko. Pero hindi ko muna ipipex. I-try ko lang. So, pasensya na kayo kung hindi nakapokus. Hindi ko lang kasi napansin na hindi pala nakapokus yung camera natin. So, ito yung resolder ko. So, bali bago to, mga ka-G-Lab. Yan. Nire-resolder ko lang yung dulo kasi once na hindi to tumulog ulit, so pwede nating tanggalin lang. So ayan na nga, mga ka-G-Lab, wala pa rin siya, hindi pa rin natin nakuha. So ibig sabihin hindi sira yung capacitor natin. So itatanggal natin ito ulit, tapos papalitan natin yung dati ulit kasi hindi sira yun. So, nag-try lang tayo. Parang nag-try and error. So, pag napipindot natin yung pin number to, nagka-audio ulit siya. So, tatanggalin na natin yung capacitor na nilagay ko na bago. So, ibabalik natin yung luma niya. Yan, binalik ko na yung luma niya, nasa ibabaw lang, trinay ko ulit. So hindi naman tumunog, wala talaga siyang audio. So ibabalik ko na to sa tamang pagkalagyan niya sa ilalim ulit. So ayan na, mga ka-G-Lab, ibabalik ko muna to yung capacitor ulit sa ilalim. So next natin gagawin yan. So, gagamitan na natin ito ng tinatawag natin na pinagbabawal na technique. So, sabi ko sa may-ari, yung IC niya, sira na. Kasi, nag-shutdown na siya. So, sabi ko, try ko muna siyang gawa ng paraan. So, sabi ng may-ari, sige, ikaw bahala. So, nag-detachit ako, mga ka-G-Lab. So, napa-idea ko, nagkaroon ako ng idea. So, ba't hindi ko kaya subukan na gawan to ng paraan o yung pinagbabawal na technique? Try ko. Wala naman mawawala. Kung hindi talaga gumana yung
sinasabi kong pinagbabawal ng technique na gagawin ko. So magpapalit na ako ng IC, sabi ko sa may-ari. So kasi ito ang problema niya, oh. Nawawala talaga siya. So, ipapakita ko sa inyo mga kajilab kung paano ko to gagawa ng paraan. So, bali, tiningnan ko na yung datasheet nito. Sabi kasi na mangyayari sa akin. So, gawan ko daw muna ng paraan para makatipid siya. Kung wala talaga, kung hindi talaga siya tumunog, no choice na kami, magpapalit na kami ng IC. Yung audio IC niya, papalitan ko na talaga. Ha? Naku, ako na ne, harapan kong paraan. So kani-kanina lang tiningnan ko yung data sheet niya. So napaisip ako bigla, o nagka-idea ko na kung subukan kong gawin itong ganitong paraan. So gagawa tayo ng pinagbabawal natin na technique. Yung pin number 1 niya sa audio IC natin, ihahang natin sa board. Tapos lalagyan natin ng capacitor yung pin number 1. Tapos ipapunta natin dun sa may input niya. So bali magdo-double capacitor tayo sa input. Yung dati nilagay ko na 2.0, yung luma na 2.0 na microfarad, lalagyan pa ulit natin ng 2.0 microfarad, parang ipipilterize ko pa siya. O basta magdo-double tayo na capacitor. So ayan, yung positive niya ni-resolder ko sa pin number 1. Tapos yung negative niya, lagyan ko ng wire. Tapos ilalagay ko dun sa may isang capacitor, yung tinanggal ko kanina. Kasi papunta rin yun sa tone control niya. So ayan, testingin natin. Yun ang baga nagtanog na. So, yan. Nagtuloy-tuloy na siya mga kajilab. So, kaya tinatakpan ko na siya kasi nagtutuloy-tuloy na siya. Okay na siya mga kajilab. So, masaya na yung customer ko kasi napatunog ko na siya. So, thank you very much mga kajilab. So, nakagawa ulit tayo ng pinagbabawal na technique. Thank you.